Ganda ka, girl! Hi! Okay, today, samahan nyo sa isang napaka-colorful na pot session na magaganap dahil ipapakita ko sa inyo ang aking mga painted pots na ginagawa sa tuwing ako'y naaaning, napapraning at ako'y nasa sarili kong mundo. Ganon? Oo, ganon ako kayaman. May sarili akong mundo. Bakit? Oh. At hindi lang yan syempre ha. Tuturuan ko din kay today ng mga simple tricks kung paano nyo pabobonggay ng mga luma nyong paso na hindi nyo kailangan ng special skills, ha? Biruin nyo yun. Kailangan nyo lang pintura at brush at masking tape, okay? So, yun na. Let's do it. I'm so excited. Let's go, let's go, let's go! Bagay-bagay ngayon. Ako na lang hindi nagmamahal niyo. Oo, kaya kaya? Baka naman crush. Ay, ito na nga. Turuan ko kayo paano pabobonggahin ang mga luma niyo. So, it's a fabulous one. Oh, di ba? Bongga. So, ito na. Manood na kayo. Let's do it. Ayan, so ready na nga natin ating mga lumang pots. At syempre, ang mga gagamitin natin para maging bongga to ulit. Tulad ng paintbrush, acrylic paints, toothbrush, sandpaper, masking tape, at gunting. Siyempre, dapat huhugasan nyo muna yung mga paso bago nyo pinturahan, di ba? Oo, tama. Ganun. Tapos to. After na nga natin hugasan na ating mga paso, make sure na pupunasan natin ito ng bonggam-bongga para mas makapit ang pinturang ilalagay natin. Kailangan lihain natin para mawala ang mga chismis at kuminis ito at magmukhang bagong muli. Next step natin na yung paglalagay ng white base sa ating mga paso, gagamit tayo ng water-based acrylic paint para sa mga ito. Then let it dry for 48 years. Charot! Dapat direct sunlight para mas mabilis natin mapatulusin. At habang nagpapatuyo nga tayo ng ating mga pots, ready naman natin ngayon ang ating mga water-based acrylic paints na gagamitin sa ating mga paso. Kapag tuyo na ang ating mga pots, ready na sila para sa ating second coating. Oh, nakikita nyo naman si Ate Girl, di ba? Oh, ayan. So, ayan, make sure na dalawang coating palagi ang ginagamit natin sa ating mga paso para sigurado matingkad ito. At patutuyuin na nga lang natin at sisimulan na nga natin ang ating unang design gamit ang mahiwagang masking tape. Ayan, so lalagyan na nga natin ang masking tape. Pero kung makikita nyo, dinidikit ko muna sa tela ang masking tape para mawala yung sobrang dikit niya. Para hindi masira yung pintura natin kapag tatanggalin na natin yung tape dun sa pot. Sa paglalagay naman natin ng masking tape, wala naman tayong sinusunod na shape talaga. Pwedeng rectangle, ganyan, pajamon, ganyan. Kasi sundin nyo lang kung ano nasa puso nyo, okay? Dapat ilabas nyo palagi ang pagiging creative nyo sa paggawa ng mga ganitong design. At pagkatapos na nga natin lagyan ng masking tape ang mga ito, oras na para sila ay pinturahan. So, ang mga kulay na gagamitin na nasa sa inyo na yan, kung anong trip nyo sa buhay, basta go lang tayo ng go, push lang ng push, tulad yan. At habang nagpipintura nga tayo, shoutout muna sa aking mga top fan, kay Marcus, kay Abby, kay Frida, kay Samsam, at syempre kay Mamaw! Syempre mga pamangkin ko yon, no? Then patutuyin na lang natin sila ulit at ready na nga sila para sa ating final step. Ayan na nga ang ating mga pots. Pakita ko sa inyo, di ba? Ganda! Ganda! Ganda ka, girl!
Oo, syempre, di ba? Always love yourself. Okay, so ayan, natuyo na nga. Tatanggalin na natin ang masking tape at sisimulan na natin pintura. Okay? At lalagyan na nga natin ng white paint ang mga pinagbakatan ng ating masking tape. Okay? Para walang chismis na makikita. Pwede rin tayo maglagay ng additional design tulad ng flowers. At ang technique dyan ay puro dots lang. Makakabuo na kayo ng flowers. Ganon. Ang susunod nga natin design ay kakailanganin natin ng lumang toothbrush. Pero kung hindi rin naman kayo mahilig mag-toothbrush, pwede na rin yung sa inyo para galaw-galaw naman. Okay? So, itong next step natin, ang pinaka-paborito ko dahil napakadali lang nito. Ididip mo lang yung brush mo dyan sa pintura. Tapos talsik-talsik mong ganyan. Keri-keri na. Artist na ang datingan mong ganyan. Sa paggagawa ng design na to, pwede namang isang kulay ng na-layer. Pero knowing me and my colorful brain cells, gusto kong always happy at colorful ang mga pasong nasa paligid ko. So kung may budget naman kayo sa pintura, ito, ganyan na, di ba? Why not chocolate? And yung ganitong klase activity, talaga ma-enjoy ng mga bagets. Siyempre, tandaan yung mga techniques na ito ah, kasi pwede nyo itong gamitin sa future art activities. O ayan, diba? Tinatlong kulay pa ni Ate Girl. At kung nakikita nyo nga makalat, dead man lang yan, carry lang yan, because nobody's perfect. Ganun! At ang pinaka-last step na nga natin ay ang dripping technique. So, ito ay medyo magastos, ha? So, hindi ko masyado nare-recommend para sa mga nagtitipid dahil, gagamit tayo dito ng sandamukha lang pintura. Pero syempre, tuturuan ko rin kayo kung paano naman mapapakinabangan ang mga pintura na magagamit dito at na hindi masasayang, okay? Oh, di ba, bongga? Sino makakapagsabi hindi ka marunong mag-drawing? Ay, pag nagawa mo to talaga, feel na feel mong pagiging artist mo. So, yun lang. Kailangan mo lang talaga na maraming pintura. Ayan, di ba? Nilagay-lagay mo na sa gilid, tapon-tapon ka lang ganyan, tatong-tatong. Ayan, so isn't it amazing? From lumang paso to bonggong paso. At patutuyin na nga lang natin sila at make sure na meron kayong nakareserbang paso ng paggagamitan ng mga tirang pintura na pinagamitan natin dito. So kung nakita nyo nga, isang dip dun sa pinagkalata natin pintura at ipinahid ko nga sa paso. So magkakaroon siya ng effect-effectan, ganun. So, sa technique na ito, wala tayong nasayang na pintura. Okay? So, happy na yung mga pots natin. Happy pa ang ating bisa. Yan! Yan ang effect niya. Yay! So, natapos na natin ang ating colorful na pot session. At kung nagustuhan nyo nga